Magandang araw. Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa magandang na idudulot ng mga bagyo. Ang bagyo ay isang mapaminsalang sakuna. Taon-taon ang Pilipinas ay hinahagupit ng bagyo. Sa katunayan, ay kakatapos lang hagupitin ng bagyong Rule ang Bicol Region at mga kalapit na lugar. Ito ay nag-iwan ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Madalas nating tinitingnan ang pinsala na dulot ng mga bagyo. Ngunit alam nyo ba na may mga benepisyo rin itong kasama? Narito ang mga bagay na kapakipakinabang na nagagawa ng mga bagyo. Ang mga bagyo ay nagdadala ng pag-ulan sa mga lugar na nangangailangan nito. Ang bagyo ay lubos na mahusay sa paggawa ng ulan, kaya't mabisa itong panlaban sa tagtuyot. Kung walang mangyayaring bagyo sa loob ng isang taon, ay maaaring kapusin ang bansa sa supply ng tubig. Ang mga dam na pinagmumulan ng tubig na ginagamit sa irigasyon, inumin at pang-araw-araw ng mga gawain ay pinupunan ng mga tubig ulan na hatid ng mga bagyo. Nililinis nito ang hangin. Ang malakas na hangin at ulan ay nakakatanggal ng mga dumi sa hangin at maging sa lupa. Tuwing may bagyo ay mapapansin ang sariwang hangin na nalalanghap ng mga tao. Pinapanatili nitong malusog ang mga yamang tubig. Habang dumadaan ang bagyo sa dagat, dahil sa malakas na hangin at ulan at alon, ay nililinis nito ang tubig mula sa mga bakterya. Tinatanggal din ng rumaragas ang tubig, ang silt at mga buhangin sa ilalim ng mga ilog. Ang labis na silt at buhangin ay masama dahil nagiging sanhi ito ng pagbabaw ng ilog at pagbaba ng kalidad ng tubig nito. Binabalansin nito ang init ng mundo. Ang mga bagyo ay gumagalaw papuntang hilagang bahagi ng mundo kung saan ay napakalamig. Tinatanggal nito ang mainit na temperatura sa gitna ng mundo. Ayon sa mga siyentipiko, kung walang mga bagyo ay magiging mas malamig pa ang pinakahilaga at pinakatimog na bahagi ng mundo. Gayon din, mas iinit naman ang temperatura ng mga bansang nasa gitnang bahagi nito. Nagkakaroon ng pahinga ang mga dagat. Tuwing may bagyo ay bawal ang paglalayag sa mga karagatan. Dahil dito, nagkakaroon ng pahinga ang dagat mula sa mga gawain ng tao. Ang mga isda at iba pang lamang dagat ay nagkakaroon ng panahon para makapagparami. Bawas sa konsumo ng enerhiya. Tuwing may bagyo ay tigil ang serbisyo ng kuryente at transportasyon. Ito ay malaking kabawasan sa konsumo ng enerhiya. Ang katipiran sa pagkonsumo ng enerhiya ay maganda para sa kalikasan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga benepisyo na hatid ng bagyo. Ang mga bagyo, bagamat nagdudulot ng pagkasira ng ari-arian at pagkawala ng buhay, ay may tungkulin na ginagampanan sa ating mundo. Ito ay bahagi ng kalikasan. Nasa tao pa rin kung paano niya ito haharapin. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Ano pa sa tingin nyo ang magandang na idudulot ng mga bagyo? I-comment lamang ito sa baba. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan nyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at ibahagi ito. Maraming salamat.